present. Isang magandang buhay, mga kasambuhay. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, doing all for the gospel. At sa ngalan po ng aking mga kasamahang mga pari, mga brothers, mga junior professed members, mga seminarista po ng aming kongregasyon dito po sa Pilipinas at sa Macau, at sa ngalan din po ng mga pari ng Archdiocese of Manila, at ng buong staff ng TV Maria, kayo po ay amin pong iniimbitahan na makiisa, makimisa para po sa ating Sambuhay TV Mass. Ngayon po ang 24th na araw ng Nobyembre 2019 at ito po ang 34th Sunday of Ordinary Time, Year C. Ibig sabihin po, ito ang huling linggo ng liturgical calendar, kaya po ngayon ay ipinagdiriwang natin sa buong mundo ang dakilang kapistahan ni Kristo Jesus bilang hari ng buong sanlibutan. Siyempre po, ating pong binabati, pinapanalangin ang ating mga regular na mga kasambuhay, yung mga homebound na mga may sakit, lalo-lalo na po ang ating mga cancer patients na alam po natin, pagkatapos ng therapy ay medyo matagal-tagal na nagre-recover. Gayun din po, we would like to pray and greet yung pong ating mga elderly at yung lahat ng inyo pong mga caregivers, ito man po ay mga relatives po ninyo o mga professional na mga caregivers. And we would like to also greet yung mga persons on duty, police, militar, doktor, mga health workers na sa iba't ibang mga emergency rooms ng mga ospital. And siyempre po, ang atin pong libo-libo na mga OFWs, Overseas Filipino Workers, lalo-lalo na po ang atin pong mga seafarers, yung mga seaman at seawomen. Binabati nga pala po natin ang ating pong partners in mission dyan po sa Canada. Pinangungunahan po ni Brother Alex Pideris, Juanito Santos, si Juanito Santos po ay pinapanalangin natin, no? Siya po ay namatay na, bahagi po siya ng Canada-based na yan na mission partners po natin, no? Si Dorothy Santos Merck, Annie Adorna, Emily at Dante Reyes at ang kanilang pamilya, si Joy at Alex Reyes, Dr. Joe Adorna Guzman at Alicia Adorna, sampu po ng inyong kanya-kanyang mga pamilya. We would like also to pray and greet para po sa ating mga long-time kasambuhay na mga mission partners, ang Masigan Family, ang family po ni Tony at Lourdes Choa, si Ed at Norma Arujado, si George at Noemi Villaruz, si Didith at si Joey Jacob, si Mariel Diaz, ang kusina ni Kambal, ni Irma at Delio San Miguel, si Corazon Ochoa at Rosita Kauyan, dyan po sa Discovery Bay, Hong Kong, gayon din po si Alma Gonzalez, Catherine Pablos, si Chona sa Hong Kong,
ito po si Chona ay na-meet natin sa misa natin sa South Mall. Gayun din po si Romel Salvador, Gemma Candela, May Asuncion Recio, Rachel Esteban at Leilani Palladio Himotea. Kinukumusta nga po rin natin ang atin pong mga bagong kaibigan mula po sa iba't ibang mga pilgrimage groups na atin pong nasamahan sa Holy Land. Ang spell group po ng mga magkakaklase ng La Consolacion Caloocan noong March 2019 at ang grupo po ng October Holy Land Journeys of Faith na kinabibilangan po ni Father Randy, Father Charlie, Father Joabs, si Father Joy na kamakailan ay nagdiriwang po o nagdiwang ng kanyang birthday at gayon din po si Nakora Cabral, Geraldine Lee, Grace at Grace Lara, Marie Joyce Brillo, Jimmy Olaso, Attorney Jane Sanaventura, Nino Molina, Willie at Arlina Onglao, si Marites, si Anton Santos at si Juliet O'Reilly. Gayun din po ang grupo po ni Mr. and Mrs. Benji Dato, Chrissy at Highland at Rosely C at si Rosebel D at William D at gayon din po ang grupo ni Dana, Kathleen at Tal at syempre po si Silvet at si Grace Tan at Nonoy Tan. Greetings and prayers din po para sa grupo naman ng Recto and Friends na nakasama po natin sa Holy Land March 2019. And ang grupo din ni Jen Castillo ng Workers of Christ Pilgrimage Group ng 2019. Ito lang po, nakalipas na buwan. And of course, ang October-November Journeys of Faith Pilgrimage Group po. Sina Gay, si Lady Bird, ha? Kasama po si Mon, ha? Si Mon Pineda, si Maricel Salapantan, si Noel Mercy at Trish, si Father Divino Sanctus Rabang, kasama po ang kanyang mother na si Nanang Alejandrina, gayon din po si Maria Teresa Aboitis at si Mara, si Lita at Mario Aningalan, and all those who composed this wonderful group ng October November Journeys of Faith Pilgrimage Group sa Holy Land. Nais din po nating i-acknowledge ang ilang mga padala na mass intentions ng atin pong mga kasambuhay sa YouTube, sa Facebook, sa Messenger. Una na po riyan ang Thanksgiving and special intentions ni Richard Gilbert Bangkoro and family, John Dexter Servitilio and family, Luis Juan Tan, si Mean Bautista, at Jeffrey Porcalia and family. Eternal repose naman para po sa kaluluwa ni Milagros Bangkoro, Pablo Porcalio Sr. at Adrian Grilego. Yan, Grilego. Adrian Grilego. Fast recovery po ni Jolina Abric, Yolanda Portuits, at si Gilberto Advincula. Ito naman pong si Marisa Ozeri. Nais niyang ipanalangin po natin ang eternal repose ng kanyang tatay na si Agripino, ng kanyang kapatid na si Mercedes, at lahat po ng kaluluwa sa purgatorio. Si Sally Silva, nag-offer ng kanya pong misa para sa mga kanyang mga grandparents, si Leocadio at Veronica. Gayun din po para sa soul ng kanyang mga parents na si Apolonio at Matilde at para po sa kanyang kapatid na si Aurora, brother Apollo and Achilles,
Talagang mahilig sa Greek mythology itong pamilyang ito ni Sally. At gayon din po, prayers para po kay Elmer at kay John Paul at sa husband po ni Sally, si husband Alberto, and all the souls in purgatory. Si Maria Socorro Puentes po naman, pinagpre-pray po niya ang kapayapaan ng mundo at eternal repose para kay Evangelina, Heliodora, and all the souls who have been forgotten. Si Reza Tamala, nagpapasalamat siya para po sa mga biyayang tanggap and prayers for the souls of Papa Domingo Tubong Banwa, Mama Irenea Tubong Banwa, at lahat po ng mga souls in purgatory. Si Pilar's Chocolato, healing, thanksgiving, forgiveness, sabi po niya, para po kay Hector Florentino, Pilar, Salvacion, Mirna, Paul, si Father Nene, Pasiano, and all the souls in purgatory. Gayon din po, para po sa intentions ni Cristeta Obesa sa asma po ng kanyang anak na si Aaron. Si Dea Afungol, yan, nagpapasalamat po siya sa napaka-fruitful daw na seminar. Sabi niya dito, BBS. I am guessing, siguro ito'y basic Bible seminar. No? So, nais pong ipanalangin din ni Dea Afungol ang eternal repose ni Gregorio. Likewise, the eternal repose of Emeteria, Prisco Senior, Efren, Rolando, and all the souls. Si Beck Mosso de Ramos, nais po niyang manalangin ng guidance and protection para sa buong pamilya. Si Patria Cunanan naman, kanya mas intentions for guidance, protection of my whole family, for the safety and healing of Calix, forgiveness and healing for myself, and the eternal repose kanya of my daughter Rochelle. Si Infinity Love, yan, nais po niyang ipanalangin ang recovery po ni Father Albert Bernal, isa po sa aming mga kasamahang pari dito po sa Society of St. Paul. Good health din daw po para kay Mother Maria Aunt Pilar Ong, Edward Ngo, Anna Yuin, at Lee Nancy. Si Olive Pacalye, intentions para po sa souls ni Felix at Leonila. Gayun din po si Jeanette de la Cruz, nagpapasalamat po ng kanyang mga blessings and kanya healing for Lawrence Mac and for Fritz and family. Si Marilyn Esguera, mas intention for the complete recovery of Sister Fanny Magno. Si Nenita Panlilio Lu, complete healing and recovery for Evelyn Panlilio. At si Jocelyn Perez Cablitas, eternal repose po para po sa kanyang mahal na ina, no? And of course, we would like also to pray for Michelle Domingo para po sa good health ni Daniel at ni Mateo. And we'd like also to remember in Thanksgiving lahat po ng nasa Gerochi Dental and Implant Center, si Dr. Rico Martin, si Dr. Axel Gerochi, si Dr. Hazel Jade Tan, dyan po sila sa Montivar Building sa Jupiter Street, Makati. Napakaganda po ng kanilang mga dental services. So, now po, atin munang tignan ano naman ang ma-encounter natin sa kapistahang ito ng Kristong Hari sa ating mga pagbasa.
Well, pinapakita po dito sa mga readings natin na i-celebrate natin sa banal na misa, the uniqueness of the kingship of Jesus, na kaiba ang pagiging hari ng Panginoong Jesus, gaya po, hindi gaya po ng ating inaasahan. Unang-una, magsisimula po ang ating pagbasa sa ikalawang aklat ni Samuel, chapter 5, verse 1 to 3. At dito po pinapakita yung tinatawag natin na human, natural, historical beginnings of the priesthood of Jesus. Human, natural, historical. Ano yon? Yung pangako po ng Diyos kay Haring David na sinabi niya, ako ang magtatayo ng bahay para sa iyo, and it will be actually something that will be forever. Yan. Ngayon, kung ito po ang atin pong makikita sa first reading po natin, the human side of the kingship of Jesus, na tulad po ng ibang mga hari, siya ay hereditary po ang priesthood sa Israel, at si Jesus ay miyembro po ng Son of David, ng Dynasty of David, which is the dynasty of the kings. Sa responsorial psalm, let us go rejoicing to the house of the Lord. Oh, so makikita po natin the element of joy. And then the letter to the Colossians naman, sa atin kind reading, maririnig natin kung paanong si Jesus ay hindi lamang po King of Kings, King under the pattern of David, kung hindi, He is the King of the universe. The divine nature of our Lord Jesus Christ bilang pari o bilang hari, na sapagkat siya po ay hari, sabi nga doon sa second reading natin, in Him were created all things, in heaven and on earth, thrones, dominions, and principalities, all are created through Him and for Him. So isipin po ninyo yon, no? Na ang paghahari po ng Panginoong Jesus takes into consideration lahat ng nilikha ng Diyos ipinailalim sa paghahari ng ating Panginoong Jesus. But the beautiful thing that we have about the kingship of Jesus ay nasa Ebanghelyo po. Saan iprinoclaim na hari ang Panginoong Jesus? Sa krus. Habang siya po ay kinukutya, siya po ay ini-align sa mga presong kriminal, wala na pong natitirang dignity. Sabi nga doon, when you look at Jesus on the cross, you don't even see a human being. Dahil po sa kanyang tindi ng torture niya at suffering. Pero sabi doon, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Ang nakakilala po sa Panginoon ay yung kasama niyang nakabayubay sa krus. So the kingship of Jesus is a kingship not only according to David, not only according to the pattern of the universe. He is the firstborn, the king. Kung hindi, Jesus is king with His solidarity, pakikiisa sa lahat po ng tao. Narito na po ang ating banal na misa mula po sa oratorio ni Maria Reina ng mga Apostol dito po sa atin sa San Antonio Village, Makati. Offering of the Holy Mass. Accept, Most Holy Trinity, this sacrifice fulfilled at one time by the Divine Word, and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ, and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness,
to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the church, for my dear ones, and for myself. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ang kapistahan ng Kristong Hari ay hudyat ng pagtatapos ng kasalukuyang taon sa kalendaryong panliturhiya ng ating simbahan. Ipinahihiwatig nito na ang Panginoong Hesukristo ang nagahari sa lahat ng yugto ng ating buhay. Sa Kanya nagsisimula, nagpapatuloy, at magtatapos ang lahat ng bagay sa sanlibutan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang aming kahilingan,
ikaw na nagluluto sa kanalang ama, maawa ka sa amin. Ito lamang ang kanal, Panginoong Yesu Kristo, kasama ng Espiritu, sa kalahati ng ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang tanan. Idulot mong ang tanang kinapal na pinalaya sa kaalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nagkaisa ang lahat ng angka ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, "Kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul ang hari namin, nanguna ka sa mga kawal ng Israel sa pakikipagdigma. Ipinangako sa iyo ng Panginoon na gagawin kanyang hari upang mamuno sa kanyang bayan. Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at do'y nakipagkasundo sa kanya sa harapan ng Panginoon. Binuhusan nila ng langis si David at kinilalang hari sa Israel." Ang salita ng Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, "Sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sa pitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem." Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Dito umahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Ang hangad ang Poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, magpasalamat kayo sa Ama, sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita, at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat, at sa Kanya nakasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang Siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang Kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak, at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos
at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah! 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 Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibak si Jesus ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, "Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili." At nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo, "Ito ang hari ng mga Hudyo." Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, "Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami." Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama." At sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw pong ito ay atin pong ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Sa kapistahan ito ng Kristong Hari, ng Christ the King, ay atin pong pinagninilayan, atin pong ginugunita si Kristo na Hari ng Sanlibutan. Kayo po ba, nakakita na kayo ng Hari sa personal? Nakakita na ba kayo ng reyna na totoo? Hindi yung sa TV ha, hindi rin sa picture. Nakita na ba kayo ng hari at reyna sa personal? Noon pong July 2012, yung pong reyna ng Spain, si Queen Sofia, si Reyna Sofia ng Espanya, bumisita siya dito sa Pilipinas. May mga binisita siya mga iba't ibang lugar, mga kawanggawa niya at ng Spain. So, iba't iba yung lugar na kanyang pinuntahan sa dito sa Pilipinas. At isa sa kanyang mga pinuntahan ay isang eskwelahan. Naalala ko kasi nakakatuwa yung reaksyon ng isang batang babae dun sa school. Tinanong siya ng reporter, anong palagay mo kay Queen Sofia ng Spain? Alam niyo, sabi ng batang babae, akala ko ang mga reyna may corona. Yun pala, wala. Kasi nang dumalaw sa school nila si Queen Sofia, simple lang talaga yung suot na damit. So, para lang siyang ordinaryong diplomat o kaya isang presidente. So, wala siyang suot na corona at wala rin siyang hawak na setro. So, yun yung reaction ng batang babae. Wala palang corona lahat ng hari at reyna. Meron din palang wala. Bakit kaya kapag sinabi nating hari at reyna, ang ating usual na idea ay isang taong mayroong suot na koronang ginto. Na yung korona niya, hindi lang ginto, meron pang mga mamahaling diamante, tsaka bato, na napakamahal din. Kung titingnan natin yung larawan ni Kristong Hari,
na kadalasan nasa bahay natin, nasa simbahan, ganun din yung makikita natin. Si Jesus Christ, meron siyang suot na corona. Tingnan nyo yung Santo Niño. Di ba yung Santo Niño rin, meron ding suot na corona at merong hawak na setro. Meron din siyang hawak na globo na ginto, na kulay ginto. Kahit sabihin natin na yung Santo Niño eh batang Jesus, Ninyong Jesus, hindi siya nakasuot ng pang-ordinaryong bata. Kasi di ba yung ordinaryong bata, hindi naman siya magsusuot ng corona. Hindi rin siya maghahawak ng setro. So kahit ang Santo Niño natin, eh hari ang itsura. Mga kapatid, tandaan po natin na itong nakikita natin sa larawan ni Jesus, sa kanyang mga rebulto at imahen na may corona at hawak na setro, ito ay may mga symbolic lamang. Symbolic. Ibig sabihin, meron siyang mas malalim na kahulugan. Kasi sa tanang buhay ng ating Panginoon, eh never naman o hindi siya kahit kailan nagsuot talaga ng corona ang yari sa ginto at wala siyang hawak na setro na ginto rin. Kaya nga sa ating ebanghelyo mula kay San Lucas, ibang-iba rin yung imahen na ibinibigay sa atin, pinapakita tungkol sa paghahari ni Jesus. Ang ating ebanghelyo mula kay San Lucas ay halaw mula sa kanyang pagpapako sa krus. Isang eksena mula sa kanyang crucifixion, pagpapako kay Jesus sa krus. Kung yung mga hari na alam natin, usually, ang mga hari na ito ay nakabalabal at saka nababalot ng magagandang damit. Pero si Jesus na hari sa krus, wala siyang suot na damit. Nakahubad siya. At hindi siya nababalot ng damit. Nababalot lamang siya ng galos at ng sugat. Kung yung mga usual na hari na alam natin, nakaupo sa trono, tinitingala ng mga tao at hinahangaan, si Jesus na hari hindi ganon. Kasi imbis na trono, si Jesus ay nakapako sa krus. Hindi trono, kung hindi krus. At sa krus, si Jesus nga, tinitingala rin naman siya ng mga tao kasi mataas ang krus, tinitingala, pero hindi siya hinahangaan. Hindi siya hinahangaan. Siya ay kinukutya. Ibig sabihin, siya ay inaasar, inaalipusta, nilalapastangan habang nakapako sa krus. Yung mga usual na hari, meron silang koronang ginto. Pero si Jesus na nakapako sa krus, wala naman siyang koronang ginto. Ang koronang meron lang siya, koronang yari sa tinik. Yung mga usual na hari at reyna, meron silang magagandang singsing sa kamay at meron silang hawak na gininto ang setro. Pero si Jesus na hari, wala siyang singsing sa daliri. Wala rin siyang hawak na setro. Ano ang meron sa kamay ni Jesus? Butas. Butas ang meron sa kamay ni Jesus. Kasi binutas ng pako ang kanyang mga kamay. So kung ating mapapansin, ang imahe ng mga hari at reyna sa lupa, ibang-iba sa imahe ni Jesus bilang hari. Parang hindi mo siya maihalintulad. Kasi ibang-iba. Sa ulunan ni Jesus, merong nakalagay, di ba? Sa ating mga krusipiho sa bahay. Ano yung nakikita natin? Inri. Inri. Ano ba ibig sabihin ng inri? I-N-R-I. Sabi ng ibang, ibig sabihin daw ng inri, Ilocos Norte Region 1. Hindi yan Ilocos Norte Region 1, ha? Yung inri na nasa itaas ng krusipiho ni Jesus, salitang Latin yan. Ang ibig sabihin, Jesus Nazarenus Rex Iudorum. Ibig sabihin, Jesus na taga Nazaret, hari ng mga Hudyo. Bakit merong inri sa ibabaw? Kasi yung mga pinapako sa krus noong araw, mga kriminal. At yung inilalagay nila doon sa taas na nakasulat, sa karatula, yun yung kanilang krimen na ginawa. Halimbawa, ikaw ay nagnakaw, ikaw ay pumatay,
Makikita lahat ng mga tao yan. Nasa ibabaw mo, nakapako ka at merong karatula sa taas ng iyong ulo. Malungkot nga po kasi alam nyo, pati yung mga biktima ng EJK, di ba nakikita natin nakasalumpak sa eskinita, sa kanal. Tapos pinatay na nga, may nakasabit na karatula sa leeg. Ano nakasulat madalas? Drug addict, huwag tularan. Ayon, inilalagay yon hindi lamang para sabihin yung kasalanan ng tao. Sinasabi rin para manakot, para huwag tularan. Alam niyo po, ganun din yung purpose nung inri na nasa ibabaw ni Jesus. Parang sinasabi, itong taong ito, sinasabi niya na ako ay hari ng mga Hudyo. Kaya huwag niyo akong tularan. Kung hindi, kung tutularan niyo ako, mapapagaya kayo sa akin. Ipapako rin kayo sa krus. Kaya nga, si Jesus, ibang-iba. Masasabi ba natin na tunay siyang hari? Kung si Jesus ay tunay na hari, eh nasaan ba yung kapangyarihan ng ating Panginoon? Masasabi mo bang siya yung makapangyarihan? Eh nakapako na nga siya sa krus. Bakit mistulang kahinaan ang ating nakikita kaysa kapangyarihan? Sa atin pong ebanghelyo, tatlong beses kinutya si Jesus. Kung napakinggan po nating maigi, tatlong beses kinutya, tatlong beses siyang nilibak o inasar habang siya ay nakapako sa krus. Ang unang kumutya sa kanya yung mga taong bayan. Sabi ng mga taong bayan kay Jesus habang siya nakapako sa krus, iniligtas niya ang iba, iligtas naman niya yung kanyang sarili. Ang pangalawang grupo na kumatya sa kanya, yung mga kawal, yung mga sundalo na nakapaligid sa kanya, sinabi, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Pangatlo na kumutya sa kanya, yung mismong magnanakaw na nakapakong kasama niya. Biruin mo, pati nga yung nakapako na kasama mo, inaasar ka din. Anong sabi ng magnanakaw na isa? Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo yung sarili mo, pati na rin kami. Dito sa tatlo na ito na pagkutya na ito ng mga puno ng bayan, ng kawal at magnanakaw, merong isang common denominator. Merong isang masasabi natin na umaangat. Ano yun? Doon sa tatlong pagkutya kay Jesus, sa lahat ng pagkutya sa kanya, sinasabi sa kanya na iligtas yung kanyang sarili. 'Di ba? Yung puno ng mga bayan, sabi, iligtas mo sarili mo. Yung mga kawal, sinabi rin, iligtas mo sarili mo. Yung magnanakaw na isa na nakapako rin, sabi sa kanya, iligtas mo yung sarili mo, pati kami, idamay mo na. So lahat sinasabihan siya na iligtas yung kanyang sarili. Pero mga kapatid, si Jesus, hindi niya niligtas yung kanyang sarili. Niligtas niya, sino? Ikaw yung niligtas niya. Ako yung niligtas niya. Tayong lahat yung niligtas niya. Kaya nga po si Jesus, ibang-iba sa lahat. Kasi sa lahat ng hari, hindi niya niligtas yung sarili niya. Niligtas niya tayong lahat. Kahit na yung mga taong kumukutya sa kanya. Kahit na yung mga makasalanan. Ganun kakaiba si Jesus. Anong sabi sa atin? Hindi na parito si Jesus sa lupa para iligtas ang sarili. Kung hindi iligtas ang tanan. Iligtas ang lahat. Yun yung tunay na paghahari. Eh mga kapatid, ito po yung ating pagninilay. Sino ba ang naghahari sa puso ko? Sino ba ang naghahari sa pagkatao ko? Alam niyo po, tandaan natin, iisa lang yung puso natin. Kaya yung puso dapat ingatan. Hindi binibigay kung kani-kanino. Hindi iniiwan kung saan-saan. Kasi pag yan ibinigay mo kung kani-kanino, baka sila yung maghari sa puso mo. Eh isa lang naman talaga dapat naghahari sa puso natin. Walang iba kung hindi si Jesus. Kasi si Jesus, hindi siya nang-aabuso. Hindi siya nang didikta. Si Jesus ay hari na nagpapalaya
at nagpapatawad. Sino at ano ang naghahari sa puso ko? Galit ba? Naghahari ba sa akin ay inggit? Naghahari ba sa puso ko ay kasakiman? Naghahari ba sa puso ko ay kasalanan? Alam niyo po, kapag kasalanan ang naghahari sa puso ng tao, hindi malaya ang iyong puso. Kasi lagi yang nakagapos, laging nakatali, parang sinasakal. Kaya kung gusto mong lumaya ang iyong puso, dapat ang naghahari si Jesus. Kasi si Jesus lang ang may kakayahang magpalaya at magpatawad ng puso. Pag si Kristo ang iyong hari, magiging malaya ka. At maririnig mo na sinasabi niya sa iyong puso ang mga katagang binigkas niya doon sa isa pang magnanakaw o kriminal na nakapako sa tabi niya. Sinabi niya, ngayon din, makakasama kita sa paraiso. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Anak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpapasakit ni Poncio Pilato, dinako sa krus, matay, libing, nanaw sa pinaluroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na magmuli, sa langit, nalulugod sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulan pa rin ito, patukong sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Patuloy nawang pag-alabi ng Diyos Ama ang ating mga puso kung saan nagahari ang anak niyang si Kristo. Buong tiwala tayong manalangin, Panginoon, hari namin, dinggin mo kami. Panginoon, hari namin, tinggin mo kami. Para sa ating Santo Papa, mga obispo, pari, dayakono, at iba pang mga pinuno ng simbahan, masundan nawa nila ang halimbawa ng paglilingkod ni Kristong Hari, Anak ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, hari namin, tinggin mo kami. Para sa ating Pangulo at iba pang mga nanunungkulan sa pamahalaan, magkaisa nawa sila sa kanilang hangarin at pagsusumikap na makamit ang kalayaan mula sa dahas, kapayapaan, kasaganaan at maunlad na pamumuhay. Manalangin tayo.
Panginoon, hari namin, dinggin mo kami. Para sa ating pamayanan, makiisa nawa tayo sa pagsulong ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa, pangangalaga sa dignidad ng tao, at paggalang sa kalikasan. Manalangin tayo. Panginoon, hari namin, dinggin mo kami. Para sa mga kabataan, tularan nawa nila ang mga mabuting halimbawa ng pagpapakumbaba ni Kristong Hari upang lumago sila sa kanilang buhay pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, hari namin, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating yumao, makapiling nawa sila ng Diyos sa kanyang kaharian at walang hanggang kaliwanagan. Manalangin tayo. Panginoon, hari namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating personal na kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, hari namin, dinggin mo kami. Diyos naming Ama, ipagkaloob mo nawa ang aming mga kahilingan upang masalamin sa aming pamumuhay ang iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristong nabubuhay at naghahari kapiling mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay, sa ipagkakasundo ng sangkatauhan, iniluluhog namin ang iyong anak na way magbigay ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan ang iyong anak na Panginoon ng Sanlibutan. Pinadaloy mo sa kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pang magpakailanman. Sa paghahain ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod.
Siya ang gumanap sa aming pagkatubos. Siya ang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo'y sa lahat maigawad. Sa paghahari niya, lahat ay hinahatian sa iyong kagandahang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makaupo, napupuno langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana, sana sa kaitaasan, sana, sana sa kaitaasan. Pinagpala ang kapairito sa ngalan ng Panginoon. Sana, sana sa kaitaasan, sana, sana sa kaitaasan. Sana, sana sa kaitaasan, sana, sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen." Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Thank you.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Prayer during Communion. For those who cannot receive communion, join us in praying the spiritual communion. Jesus, Master, you assure me, I am the life. Whoever eats my flesh and drinks my blood will have eternal life. In baptism and in the sacrament of reconciliation, you have communicated to me this life of yours. Now you nourish it by making yourself my food. Take my heart, detach it from the vain things of the world. With all my heart, I love you above all things because you are infinite good and eternal happiness. Amen. Prayer of Overseas Workers. Saint Michael the Archangel, I'm about to leave my family, and the physical and emotional distance affect me. The physical distance means I will be living in a totally different culture where everything will be new. The emotional distance implies that no longer will I be able to embrace my loved ones when I want to. You have done special mission for God, and you did it confidently, trusting that everything will be all right, because our Creator has everything in His hands. Share with me the same faith. Make this travel a part of my mission here on earth. I have to leave for the good of my family and loved ones. I have to leave to do God's will. While I am away from them, protect them from dangers. Let them feel my presence through my letters and calls. Make us a strong family, even though we are far from one another. Saint Michael, through your intercession, may Jesus be the light of the family, and may Mary be our mother too. Amen. Sa pag-ibig mo, iyong pakinggan ang dalangin kong ito. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay ay nagsusumamong kaisa niyang makapamuhay sa kaharian sa langit magpakailanman. Pakundangan sa karangalang sundin ang mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo, kayong lahat, at hingin ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan at kaligtasan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo kayo at maging saksi ng paghahari ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sama-sama ni pangalan ang pag-ibig ng Panginoon. Sama-sama mamasahin paligtasan ng Panginoon. Tunay ang saya, tunay ang dala, mulat ng buwan, awa at kapag ating pinangga, ganyang salita ating pinangga, katawang banal. Sama-sama sama-sama namasahin kaligtasan ng Panginoon. Tayo po ngayon ay dadako dun sa ating munting katekismo tungkol po sa pakalikasan. How are we going to take care of the earth as a common home? At narito po tayo sa chapter 2, The Gospel of Creation. Ano ba ang sinasang-ayunan? Ano ba ang sinasampalatayanan ng simbahan tungkol sa kalikasan? At sabi po dito sa paragraph 96 ng Gospel of Creation sa Laudato Si ni Pope Francis, we have to look at Jesus. Kung gusto natin na maayos po yung atin pong attitude, yung ating pananaw tungkol sa kalikasan, sabi diyan, everything is on Jesus. Bakit? Kapag si Jesus ang iyong tinignan, then we understand, sabi po ni Pope Francis, that everything around us is made by the Father, and therefore we are all connected when it comes to our paternal grace, that iisa po ang ating tatay, siya ang Diyos, no? Hindi lamang yon, kung si Jesus, pinakita niya na iisa lang ang tatay natin, lahat ng nilikha galing sa kagandahang loob ng Diyos, pinapakita rin po dito the beauty of creation. Creation is beautiful because it is under the Father. Everyone is responsible to the Father. And of course, sabi nga po dyan sa ating mga mababasa, hindi lang po inililink ni Jesus ang creation to the paternity of God the Father, it also is bound by Jesus. Si Jesus ang bigkis ng lahat po ng nilikha sapagkat everything was created through Him, everything was created for Him. John, Gospel of John, Colossians, chapter 1, verse 16. Yan. Lahat ng bagay na umiiral, lahat ng bagay na buhay, lahat pong ito connected sa ating Panginoong Jesus bilang firstborn of the dead. Yun po yung dignidad ng atin pong pagiging tao at kasama sa kalikasan. Kaya nga dapat we have to be very good stewards of creation. Ngayon naman po ini-invite namin kayo para maging kasambuhay Pauline cooperator. Sa panong paraan, you can send us yung pong inyong mga mass intentions at yung inyong pong love offerings. Nasa screen po natin ang ating mga account numbers na pwede po ninyong gamitin. Pero yun po, be an online
Pauline Cooperator. Pwede rin po, you can be a Pauline Cooperator kasambuhay sa pamagitan naman po ng pagpapadala sa amin ng inyong mga text, mga mass intentions, kaya po nasa screen natin ang atin pong text number. But finally, of course, the best way na tayo ay maging messenger ng Sambuhay TV Mass, it is to be able to make itong apostolado natin known throughout the world. Kaya po nasa screen natin ang atin pong YouTube address, ang ating Facebook address na dapat po ikalat ninyo sa ating mga kaibigan para alam nila na mayroon pong gawain ganito every Sunday, pagpapatibay ng pananampalataya at the same time, pakikinig po natin sa isang maayos na nagninilay in the season of Advent. So, yun po yung halaga nung hope natin, no? Na sana itong season of Advent po natin talagang papasok na, let us really let people know about good things in life. And Sambuhay TV Mass is one of them. Sa ngalan po ni Father Resty de la Peña, ni Cleric Kiv Di Matatak, at gayon din po lahat ng bumubuo ng St. Paul Audiovisuals Doing All for the Gospel, iniiwan po namin sa inyo ang panalangin ni Blessed James Alberione to spend the week well. My dear and sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me, guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Bless my thoughts, affections, words, actions, that I may always please you, O Jesus. Jesus and Mary, give me your most holy blessings. Amen. Ipangalan ang pag-ibig.